welcome back to my channel. My name is Ina. First of all, gusto ko po muna magpasalamat dun po sa mga naka-appreciate ng most recent vlog ko na paano malalaman kung may autism ang bata. Para po dun sa hindi pa nakakapanood, ilalagay ko po yung link dito sa taas. And today's vlog naman po, ang i-share ko sa inyo is kung paano kami nakahanap ng maayos or at magaling na developmental pediatrician. Naisip ko po talaga na ihiwalay itong vlog na to para po dun sa mga mommies na katulad ko before na hindi po alam yung developmental pediatrician. And gusto ko rin pong iparating na yung paghahanap ng developmental pediatrician is very crucial and important kasi sila po yung makakapartner natin towards addressing yung mental health concerns ng mga anak natin. So ang una ko pong ginawa and ma-advise ko rin po na gawin ninyo is seek help and go directly to your regular pediatrician. Kasi po, kaya ko ina-advise na pabuti po nung dumiretso ako agad sa pediatrician ng anak ko. Kasi at least nabigyan po niya ako ng background about autism and na-explain po niya sa akin na ang tawag sa mga doctors na nag-check sa batang may autism ay developmental pediatrician. So ang ginawa po niya is binigyan po niya ako ng recommendation letter and ni-refer po niya ako sa isang DevPed from Capitol Medical Center, which is si Dr. Mark Rachel Cruz. Second po na ginawa ko is nag-check po ako sa internet. Now that I'm already aware about the term developmental pediatrician, nag-check po ako sa internet ng mga developmental pediatrician in the Philippines. Tapos ni-narrow down ko na lang po siya sa mga DevPeds na available dito sa Manila kasi nandito po kami sa Manila ngayon. So, meron din po akong mga nakitang forums doon ng mga mommies na during that time is same with me, naghahanap ng mga developmental pediatricians. Meron din pong mga reviews kung ano yung mga tingin nila about the DevPeds or dun sa mga doctors. And meron din po silang mga recommendations doon. Dun po sa good reviews, isa po yung nagsistand out na DevPed na ang natatandaan kong laging sinasabi is he's very straightforward yet caring and loving sa kids. So, nilista ko rin po yung name and number niya. Siya si Dr. Francis De Malanta. And third po na kinonsider namin in looking for a developmental pediatrician is yung mga recommendations po ng taong kilala namin na either may anak na may autism or may kamag-anak na may autism. So, dun po sa lahat ng nabanggit ko, dalawang doctors po yung kinonsider namin. The first one is Dr. Mark Rachel Cruz ng Capitol Medical Center and the second one is Dr. Francis De Malanta from St. Luke's, Quezon City. So, kinonta ko po right away yung dalawang doctors na nabanggit ko and to my surprise, hindi pala ganun kabilis kumuha ng appointment with the developmental pediatricians. Kay Dr. Mark Rachel Cruz, 2 months pa bago magkaroon ng available slot for us. And kay Dr. Francis De Malanta, 4 months pa bago magkaroon ng available. But nonetheless, nagpa-lista na rin po ako, of course, just to make sure na magkakaroon kami ng chance na makapagpa-check up sa kanila. I asked for the fees also, yung assessment fee nila. And another shocking news, kasi hindi siya katulad ng mga regular pediatrician na nagre-range from 500 to 1,000 pesos only. Kasi triple or 5 times ang presyo nila. Kay Dr. Mark Rachel Cruz, it's 3,500 pesos during that time. And kay Dr. Francis De Malanta, it's 5,000 pesos. So, in-assure nila kami na just in case mayroong parents na magpa-unlist or mabakante yung slot earlier than dun sa promise date, tatawagan nila kami right away, so we need to be ready with the documents they need. Habang kausap po yung mga secretaries, tinanong ko na rin kung ano yung mga kailangan gawin or meron ba kaming kailangan dalhin during the assessment. Ang sinabi pareho, both secretaries said na meron silang i-email sa amin na questionnaire. Kailangan namin i-print yon tapos sagutin para pagdating namin during the assessment, ready na lahat. So, ganun po ka, ganun ba ka tedious, ganun ka medyo mahirap yung paghahanap at pagpapaschedule ng isang developmental pediatrician. Kaya nasabi ko kanina na gusto kong ihiwalay itong part na to dito sa vlog ko. Sa mga susunod na vlogs po, saka natin siya hihimayin kung ano yung mga nangyari during the assessment, ano yung process, ano yung mga tests na ginawa dun sa anak ko.
para malaman kung may autism or wala, kung delayed lang or hindi. If you guys have questions, feel free to comment below. And kung meron din naman kayong gustong i-share sa akin, kung comfortable kayong i-share sa akin, feel free to comment below as well. Lagi ko po itong sinasabi dun sa mga may anak na may autism or yung dun sa mga may kamag-anak na autism. You can connect with me po through my email address sa baba kung gusto niyo pong mag-share ng mga experiences. Kasi alam ko naman na kahit paano nakakaluwag-luwag sa atin yan ng mga autism mom or autism parents. Sana may natutunan uli kayo sa share ko today. Yun lang. And thank you so much for watching. Bye!